Hello guys, how are you? Welcome to our channel, to our classroom. We will do a recap or a review on all of our topics in our subject, Theory 1 in Architecture. So let's start up with shape definition. And what are the characteristics of identifying shapes and forms? Color, size, texture, as well as position, virtual inertia, and orientation. All of these contribute to the forms or shape of the object. In theory one, so try to all right guys, this is our last topic for our semester in architecture theory one. We will have a brief review or recap on our topics from the very beginning. This time it's about visual properties of form. Tagalogin natin. Paano ba naitsura ang form and shape? Bakit mayroong porma at hugis? At ano ang nag-identify or nagbigay ng forms? So by definition, the principle of identifying characteristics of form shape result from specific configuration of forms, surfaces, and edges. Ang color ay magbigay din yan ng purma. Kasi ang color ay parang texture yan. Example, ang wood ay brown. Ang kogon grass ay green. Kaya meron siyang tinatawag na visual weight in a form. Ang laki, the size of the object also give definition of forms. Ito yung texture. Example, concrete. What is the texture of concrete cement? So ang kulay niyan ay parang grayish na rough. Ang position, meron kasing mga bagay na kung tingnan sa ibang position ay mag-iba ang kanyang hugis. Example, yung pyramid, kung tingnan sa ibabaw, magiging square. While yung cube, pag tingnan siya sa kanto, ay may iba ang itsura niya. Maging polygon siya kung sa kanto siya tingnan ang cube. Even the visual inertia, yung pag galaw ng object ay magbabago ang kanyang itsura. All of these visual properties of form are affected by the conditions under which we view them. Merong apat na rason: our perspective or angle of view, our distance. Yung layo natin ay mag-iba rin yung itsura ng katulad nung iba nakakita daw ng aswang, yun pala ay hindi aswang yun kasi malayo lang. Baka aso lang na mayroong ibon sa likod, kaya nagmukhang aswang na may pakpak. Lighting conditions, kung maliwanag ba o madilim, ay mag-iba rin ang hugis. Ang visual field of surroundings, example, nasa disyerto ka, iba ang itsura ng square tsaka circle doon kisa circle at square dito sa ating surroundings. All right, so let's continue. Shape. What is shape? Refers to the edge contour of a plane. It depends on the degree of visual contrast between the form and its background. In architecture, we are concerned with shape of
planes, example of planes, walls, floor, ceilings that enclose space. Opening windows, make that openings like windows and doors, the silhouettes of the building of the form. So yan ang nagbigay ng yung dyan tayo nagbigay ng concern sa mga form, especially sa bintana, opening, at yung silhouette ng building. Ang silhouette ng building, example dito, sa malayo pa ay alam na natin kung anong itsura dahil sa silhouette niya. At saka yung mga planes, yung mga malapad, example wall, kisame, floor, dyan tayo nagbibigay ng concern in architecture. Primary shape, dito natin kinukuha lahat ng forma sa primary shapes. Circle, square, and triangle. Dito pinapakita na pwedeng dynamic ang circle pag kung saan mo, depende kung saan mo ilagay yung weight, ito yung black. Kaya kung nasa sentro siya, neutral, hindi siya kumikilos. Pag nasa gilid, dynamic siya or unstable, kumikilos siya. Sa square naman, ganun din. Pag off-center, ay parang dynamic siya, parang kumikilos dito. Pag, kasi yung kanyang weight ay nasa gilid, kaya ang visual inertia ay parang doon siya ma-inclined sa right, example dito. At ito naman, ito ay mga dynamic na form na ang weight ay nasa gilid. Pag sa gitna ang kanyang weight, yan ay stable, hindi gumagalaw. Ang triangle naman is bounded by three sides or having three angles. Ang triangle, kaya tri, tatlo. At kung marami ng kanto yan, yan ay polygons. A triangle, kung ganito, signifies stability. Tulad ng pyramid in Egypt. Napaka-stable niya even for 5,000 years ago na. Nandyan pa rin kasi pyramid siya. Kaya ang structure na pyramid ay stable, hindi nagagalaw. Pagbaliktarin mo naman tulad dito sa example, museum ito ng New York. Kung baliktarin mo ay unstable at dynamic ang kanyang design. Ang square naman, nagrepresent yan ng stability. Yan ang pinaka-stable aside from pyramid. Kasi ang pyramid, stable siya, kaya lang hindi maganda sa habitat ang kanyang design kasi paliit siya sa dulo. Paliit ng paliit ang space papuntang itaas. Kaya hindi siya gaanong applied sa architectural design. Hindi tulad ng cube or square or rectangle na ang kanyang space from the basement going top ay hindi nababawasan ang area. Kaya maganda siya sa architecture ang square or rectangular forms. Dito naman, meron irregular. Ang mga irregular forms ay galing yan sa primary forms, kaya lang dinagdagan at iniiba ang kanyang mga angles, kaya nagiging irregular. At hindi siya, wala siyang conformity sa ating mata, kaya irregular siya. Kakaiba ang pagtingin natin sa kanya tulad nito. Ang composition niya ay hindi balance pag irregular shapes or forms. Ginagamit karamihan ng irregular layout na mga buildings sa mga museum for arts. Kasi ang arts, yan ay abstract. Kaya kung abstract, kailangan niya ng irregular forms. Kaya ang museum ay karamihan niya ay abstract design of forms.
or perspective niya ay napaka-abstract. So, nasa transformation of form na tayo. Ilan ba ang transformation of form? Tatlo yan, di ba? Una yung dimensional, subtractive, and then lastly, additive. The additive method is the most applied method in architecture. So, ito yung dimensional. Ang meaning ng dimensional transformation ay ating i-alter or baguhin natin ang itsura niya. Pwedeng i-stretch, pwedeng i-shrink. Tulad nitong circle ay nagiging itlog siya or oblong. At ang triangle naman na perfect side dito ay nagiging isosceles at acute angle. Dahil sa ini-alter or iniibang kanyang form. Ang square naman ay pwedeng gawing rectangle, pahaba at pataas. Ang maganda sa square kasi kung pataas ang kanyang transformation, ay ganun pa rin ang kanyang volume of yung kada example kung 10-story building, ay ganun din ang kanyang area galing sa baba. At kung pahaba naman na para sideways ang pahaba niya, ay ganun pa rin, lalong dumadagdag ang kanyang volume of space. Kaya napakaganda ang square na basis for designing volume in architecture. Pag gusto mo ng volume, nung malaki ang space sa loob. Dahil ang mga square triangle ay konti lang ang volume niyan. Kasi hindi siya square. Wala siyang mga kanto or corner na 90 degrees. Kaya mahirapan dyan ang mga gagawa ng ganyan pag mga irregular forms. Mahirapan ang mga panday dyan. The third transformation of form or the second transformation is subtractive method. Ito ay simple lang, binabawasan lang. Example dito, babawasan mo ng kunti or malaki or hanggang sa maximum na pwede mong ibawas na mayroon pa siyang volume of space sa loob ng building na pwedeng lagyan ng pwedeng tirhan ng tao or lagyan ng kagamitan. Kasi kung masubrahan mo ang pag-reduce or pag-subtract sa volume na square, eh wala nang malalagyan ng gamit sa loob. Nasa labas na lahat. Kaya minimal lang ang pagbawas. Ng ang purpose natin dyan sa pagbawas ay para merong magandang yung itsura, form or shape ang ating building. Kaya pinabawasan natin para yung contour niya, yung silhouette sa layo, pagtingnan sa malayo ay maganda. Kaya huwag masyadong magbawas ng malaki para hindi ma-compromise ang volume or space of the interior of the building. Additive method. Ito yung pinakamaganda. Additive kasi lumalaki at nag-group sila, tumutubo parang mga kabuti or mushrooms. An additive form is produced by addition of another form to its volume. Pwede ang square, dagdagan mo ng half circle or dome. Yung dome ipatong mo sa square tulad sa Washington DC. Meron silang dome doon sa pinatong sa rectangular building sa ibabaw. Sa White House sa Washington DC. There are four possibilities of forms to group together. Apat to na possibilities. Ang una dyan ito, spatial tension. Yung medyo may distansya lang sila, may space. Pero merong tension kung tingnan mo, tensionado. Ito ay naglalapat ang kanilang mga edge, yung corner, kaya tinatawag na edge-to-edge contact. Number two yan na possibilities to group together ang mga form. Sa face-to-face naman ay yung planar surface talaga.
yung malapad na surface ng cube, nag-slide yan, nag-contact sila, kaya face-to-face ang tawag. Sa panahon ng COVID, bawal ang face-to-face. Interlocking. Ano bang naisip nyo guys pag sabihin natin nag-interlock kami ng girlfriend ko? Ano bang naisip nyo dyan? Baka masama ah. Huwag mag-isip ng masama. Ito yung example ng interlocking. Pumapasok yung part ng isa sa isa, tapos parang nag-lock sa loob. Ito yung example. Parang green ano to ah. Pumapasok, nag-lock. Masama talaga ang kuan yan, kahulugan. Kung ating bigyan ng kahulugan guys, kaya wag bigyan ng green na mind ang ganyang interlocking relationship. Sa word kasi, bakit naman kasi nilagyan niya ng relationship? Kaya tuloy marilate natin sa magsyuta na nag-interlock at mayroong relasyon. Naku, dapat palitan niya na term, hindi yan relationship. Pwede lang interlocking of forms, ganyan lang, simple lang. May relationship pa sa tao yan eh. Interlocking volumes, two forms interpenetrate each other's space. These forms need not share any visual trait. So itong magandang i-interlock, pwede raw hindi magkapareho ang visual trait, pero mahirapan tayo pag i-interlock natin ang circle sa square, mahirapan tayo, di ba? Kaya sa example, ay parehong cube na nag-interlock. Para maganda siya tingnan formal, pero pwede rin hindi parehong cube. Pwede ang iba nga ang form. Kasi dito sa definition of interlocking, these forms need not to share any visual trait. Centralized forms. Ito yung pinakauna sa additive transformation. Ang centralized form. Ano bang meron sa centralized form? It consists of secondary forms clustered about dominant central space. Para siyang mayroong parent form, parang may nanay sa gitna. Tapos meron sa mga gilid tulad nito. Meron siyang sa gitna, tapos meron siyang mga sa gilid na parang mga karugtong niya na nagpalibot. Kaya centralized kasi nasa gitna ang pinaka-importante na building, at yung sa gilid ay mga subordinates building lang yun. Yan ay na-applied sa mga palasyo noon na panahon. Centralized forms require the visual dominance of a geometrically regular centrally located form. Ito. Yung centrally located form ay kailangan yan may visual dominance. Mas maganda ang central building kaysa mga nagpaligid sa kanya. Kasi kung hindi maganda ang nasa gitna, hindi yan centralized. Kung sa ano pa yan, sa kingdom, ang sa gitna ang hari. Kaya mas maganda ang hari, maganda ang kanyang bihis, maganda ang kanyang trono. At yung nagpalibot sa kanya ay mga subordinates lang. Ganyan ang centralized form, guys. Paggagawa kayo ng centralized form, remember na ang sa gitna niyan ay merong dominance of geometrically regular or centrally located form. Sa linear tayo, ang linear forms ay pwede yan series of any form na ganyan. Pwedeng mga nakalinya na circular structures, or pwede rin ganito na square na nakalinya. Pero sa definition na linear, hindi importante na straight. Pwede siyang curve. Ganito, curvilinear. Linear forms can be curvilinear to respond to condition of a site. Example, nasa gilid ka ng dagat at naka-curve yung bay or yung contour ng beach ay curve. So, ang inyong mga cottage ay
nag-curve din yung forma ng mga cottage or building doon sa beach or sa lagoon. Kaya depende sa kondisyon ng site, kung anong klaseng site, ang linear forms. Ang linear form can be manipulated to enclosed space. Ito, pwedeng sa resort ay ang mga gilid yan ay example mga cottages at meron siyang entrance para ma-manipulate mo ang loob. Ang loob pwede mong gawing merong swimming pool, merong recreation center. So, ganito, may L, pwedeng L. Okay, continue tayo. This time, radial forms. Okay, no ba itong radial forms? From the word radius or radii. Ang radii or radius, meaning niyan ay meron siyang center. Tulad nito, ito ay center. At nag-radiate siya, parang meron siyang mga rays, parang sun ray. It will grow into network. Mag-grow siya parang ganito. Ang isa naman dito ay mag-grow muli into another network. Ganyan ang radial forms. Ang pag-grow ng composition of buildings ay pabilog. Parang nakasurround sa kanya. Ang kakaiba lang nito sa centralized ay hindi nag-grow ang centralized. Fix na siya. Ito ay ang kanyang network ay parang mag-duplicate. Para siyang virus na mag-duplicate siya, can grow into network at pabilog yung kanyang pag-grow. Ito, mayroon siyang radius. Ito ang example niyan, parang sunrise. Sa clustered form naman ay simply is smart ako. Simple lang guys. Mayroon siyang parent form sa gitna, tapos nagdidikit sa kanyang gilid yung mga iba pang forms. Hindi importanteng kung square ang parent form ay square na rin yung nakakabit. Pwede siyang ganito. It can be flexible. A cluster organization group its form according to functional requirements of size or proximity. Kung ano may idagdag mo dyan, pwedeng circle, triangle, or square, ang idikit-dikit mo sa parent form. It is flexible enough to incorporate forms of various shapes, sizes, and orientation. Kahit saan mo yan iharap na orientation, pwede. Depende sa'yo. Kasi architect ka, ikaw na ang bahala dyan. Ang importante lang dyan ay nagkadikit-dikit para tawagin siya na clustered. Pwede rin siyang magkapareho ang laki tulad nito. It can consist of forms that are generally equivalent in size, shape, and function. Kaya dito mga hexagonal. Dito purong circles. Grid form. Pag sabihin natin grid form, para siyang graph. Meron siyang mga square forms, lines na nag... parang graphical ang pagka-design niya. Mayroong graph na sinusundan tulad nito. Ang unang maisip ko dyan when we talk about grid forms ay yung laruan natin na tinatawag na Rubik's Cube. Kung nakita niyo yung Rubik's Cube, dito sa baba, mayroon. Parang ganyan ang grid form. At magandang reference ang Rubik's Cube. Kung ipatong-patong mo yan, tapos i-rotate mo, ang Rubik's Cube mo ay magbigay ng magandang forms or shape na architectural na pwedeng gayahin. Ang grid forms, guys, ay meron siyang, kung nakita nyo, yung linya niya ay parang imagine yung graphing paper. Doon mo ilalagay talaga yung every example dito, every cubicle ng yung building ay
nandiyan talaga yan sa loob ng graph mo sa tinatawag na yung pinalaking scale ng graph. Kaya nakalinya siya palagi sa grid. Meron siyang mga grid lines tulad dito. At align ang kanyang mga itong kanyang mga units. At kung magkaiba ang laki ng units, ay hindi na yan matatawag na grid forms. Kasi hindi na siya align sa mga linya ng X tsaka Y ng mga axis lines. Kaya sa akin lang, siguro ang grid forms composition ay yan ay tinatawag na yung magkapareho ang sukat ng mga unit. Parang typical design ang tawag. Magkapareho ang sukat para kasya-kasya siya sa every grid lines. Okay guys, so I hope you learned a lot in our theory 1 in architecture. And I hope to see you in second semester for our theory 2. That is theory in composition in architecture. So don't forget, I will post at the end of this video your final exams. Included in that exam is also your midterm. So all in all, we have midterm and final exam at the end of this video. So please answer it and submit it. I have no time to read my emails because punong-puno na yung email ko, hindi ko na mababasa kung kanino yung sinesend. Kaya ansiran nyo sa papel, hard copy, lagay nyo sa brown envelope at submit nyo dito after sa exam week. Ay bumisita kayo sa ating school, isubmit nyo yung mga papel nyo para meron na kayong grado kaagad. Walang failed sa atin basta ikaw ay nagsubmit ng ating mga requirements. Attendance, hindi yan importante. Ang importante sa ngayon ay ang compilation ng mga answer at projects. Ang project naman natin ay lahat ay ginagawa sa papel. Kaya walang problema. Madadala yan, wala tayong project na mabigat, papel lang, kaya kasya yan sa brown envelope. Compile nyo lahat at isubmit dito sa atin after sa final exam period. At huwag nang paabutin ng 1 week. Ang grace period after final exam ay 1 week lang, so you have 7 days to prepare and submit your requirements. Alright? At sana meron kayong natutunan sa ating theory 1. Although hindi tayo nagkikita, ay nandito naman sa YouTube ang aking mga videos, instructional videos for our subjects lessons. Alright guys, so that was our last topic for this semester for our subject theory of architecture 1. And all you have to do to pass the subject is to answer all the questions and do the requirements that I gave you in every videos that I posted. I put there questions and activity for you to do. At lahat ng mga yon ay isulat or i-drawing sa white bond paper at ilagay sa isang brown envelope only. Lagyan ang inyong pangalan, contact number, at address din para kung merong importanteng itawag sa inyo ay makontak kayo. Okay? So, I'll see you next semester for Theory of Architecture 2, and stay healthy. Stay away from COVID-19. Huwag palaging lumabas. Huwag palaging magbanding-banding sa barkada. Okay, so I'll see you when I see you. Peace and love. Bye.
Alright, so here we go with your questionnaires for your exam for midterm and final exam. Read it carefully and answer it in a white bond paper, and see you on New Year. Merry Christmas, Happy New Year to you, and don't forget to subscribe my channel. The best thing in your life.